So yan, magrabaga guys, nandito po ulit tayo sa Modified Tilapia Intensive Hatchery po ng La Trinidad Regional Fish Farm. And papakita lang po natin kung ano yung mga interventions natin dito para pwede nyo pong gayahin dito sa mga kanya-kanyang hatcheries po ninyo. So if you're familiar with the environmental conditions po ng La Trinidad, ay bumababa po ng to as low as 9 degrees Celsius. So yung temperature na yun ay hindi na po conducive or maganda para sa alaga nating isda, lalo na yung tilapia. Ayan. So ito po yung best practices po na ginagawa natin para dito sa AI system natin, ay ito nga. Ayan guys, ito po yung nakikita ninyo, yung automatic computer control incubator or yung Arduino na tinatawag natin. Ito po yung ginagamit natin to automate po yung pag-control ng temperature. And of course, digitalize na rin po yung system po natin. So, ang ginagawa po nito ay nilalagyan po natin siya ng program to limit yung requirement ng isda natin. Like for example, ang nilagay natin ay mga 27 to 30 degrees or 27 to 29 degrees. Siya po ang magseset kung kailan siya hihintong mag-heat or mag-on yung heater po natin. Ayan guys, basically ito po yung buwan, yung thermostat po nung, ayan, susundan po natin siya nung Arduino natin. And meron na rin po siyang for humidity. And of course, may saksakan po sa likod para sa equipment na kakailanganin po nito. So, ginawa ko na lang po ito. Actually, may mga ports yan sa likod, pero mas maganda kapag saksakan na lang para isasaksak na lang po natin yung mga equipment natin na kailangan nitong Arduino. So, ayan guys, kung nakikita nyo itong wire na to, actually, naka-direct na po sa port niya. So, heater po itong laman nito. Nandito po sa water tank natin sa taas. So, may heaters po dyan. Ayan. At yun nga guys, sineset po natin yung temperature na ito. So, ganito po siya mag-set. And kung nakikita ninyo, itong 29 degrees Celsius na ito. Or, so, ayan guys, itong 31 degrees Celsius na yan, yan yung upper limit. So, ibig sabihin, kapag nag-31 yung temperature, mag-a-alarm po siya. Ayan. Then, okay natin. Ito naman po, kapag masyadong mainit na yung sinet nating temperature or yung temperature ng environment nitong AI system natin, usually, fan ito ang gamit dun sa chicken egg incubator. So, ang ilalagay natin, nag-prepare na po ako rito, pwede po natin kargahan ng aerators. So, ayan. Meron tayong extra aerators dito. Dalawa po yan. So, pwede natin isaksak dito sa ports na ito. Yan. And then, ito naman po yung upper limit nung heater 1 natin. So, kapag umabot na po siya ng 29 degrees, ibig sabihin, hihinto na po yung heater 1 natin. Ito naman yung upper limit ng heater 2 natin. Pag umabot ng 28 degrees, hihinto na mo yung heater natin na pangalawa. So, ito naman po yung 28.5. Actually, pwede natin itong laruin. So, ito po yung lower limits po nila. Ibig sabihin, kapag bumaba rito, ay aandar po yung heaters po natin. So, ito yung 25 degrees Celsius. Ito po yung lower limit ng set natin. Na kapag nag 25 degrees yan, ibig sabihin mag-a-alarm po ulit siya. So, itry po natin ha. Ayan. Presently, ito po yung temperature natin, 26. So, iangat po natin itong thermostat. Ilalagay natin ito. Actually, itong tubig na ito, yung galing sa tanke natin sa labas. So, kung titignan ninyo, masyado pong malamig yan. Ayan, bumabagsak po siya to as low as 21.8 or bababa po siya. And mag-a-alarm yan automatically. Ibig sabihin, kapag ganon, technician, puntahan mo yung AI system mo, masyadong mababa yung temperature. Mamamatay yung mga pinapahatch mong itlog. Yan. So yan, medyo naglalaro na lang po siya sa 19.8 or 19.7. Kaya yan po yung outdoor temperature ng tubig natin sa labas. Ayan, kung tatanggalin naman po natin ito, ibabalik po natin dito sa AI system natin, undi-undi ay aangat po yan
until ma-reach na yung actual temperature ng fry through, yung stainless fry through natin at mga 25.7, 25.8. Yan. So nung na-reach na yung 25, yan, ito kasi nakaset sa atin, titigil na rin po yung alarm niya. So i-okay na po natin yan, balik sa set. Yan, 25.8. Doon naglalaro yung temperature nitong system natin dito. Ayan. So may eggs po tayo dito. And of course, ito, mas naunang batch. Ayan. And meron na rin po siyang fry. Hopefully by next week, pwede na po natin ilipat dun sa greenhouse nursery or rearing pans po natin. So, kompleto po yung laman nung apat nating AI systems. So, ayan. Ang iba. Alright. So, napakaganda po nitong ginawa natin kasi pwede na natin i-automate yung AI system natin. Digitalize na rin siya. And may mga additional features pa po tayo dito sa modified density tilapia hatchery natin. Like ito nga. Ayan guys, actually ito yung recirculating system na rin po natin or yung tinatawag nating RAS. Tilagyan na rin natin. So may tangke po tayo dyan at nandito po yung tatlong chamber natin na filtration. Ayan. So, yung tubig natin umiikot lang. Ayan. Kapag yung tangke, from that tank, may pipe po tayo dyan. And pupunta po dito sa tangke natin kung saan natin nilalagay yung heaters. Babagsak dito sa mga stainless fry through natin. Then kapag lumabas na, iko-collect ng mga bins dyan, yung mga red bins or yung tubs or pail. So may pipe tayo, yung orange pipe na yan. And papunta naman po siya ulit dito sa filtration system natin. So ito po yung pinaka water reservoir natin. Ayan, may pump po tayo dyan, submersible na, automated na rin. Ayan, may automatic switch siya. So kapag na-reach na yung level niya, ay aakyat na po to, tubing pipe niya. Aakyat dyan sa taas. Yung dalawang kwan na yan, dalawang tanks na yan, ay mga 1 cubic IBC tanks. May venturi na rin pong nakakabit dyan. Same way po dito sa area natin dyan. Actually, yung white na yan, na pipe, yan po yung oxygen intake ng venturi natin. So, hopefully nakatulong guys. Pwedeng-pwede nyo po nang gayahin or sana makapag-adapt po kayo dito sa kinakita nating system para mapataas po natin yung production po natin. So, ayan. Yun lang muna for now guys. So, try po natin i-update to next week. Hopefully nga tulad nung nasabi ko, may transfer na natin ito sa greenhouse pans po natin. So, may dalawa po tayong greenhouse pans for fry rearing and nursing. Ayan, mas mainit po dyan compared dito sa outdoor pans po natin. So, see you later! Bye-bye! Adios! And God bless!